الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini linggo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pagtitipon natin ito ay maging kabilang sa ating mga uri ng pagsamba na matatanggap natin sa ating mga listahan sa kabilang buhay. Hinihiling ko rin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan tayo ng tunay na pag-unawa sa Islam. Mga kapatid, napakahalaga bilang isang Muslim na magkaroon siya ng tunay na pag-unawa. Tunay na pag-unawa sa turo ng ating mga ulama. Lalong-lalo na kung ito po ay nauugnay sa tinatawag nating akida. Itong pag-aaral sa akida, napakahalaga sapagkat ito ang higit na makakapagligtas sa atin mula sa napakaraming mga pagsubok. Pagsubok sa ating pananampalataya at pagsubok din sa ating pamumuhay. Ating nasimulan sa mga nagdaang araw, ang tinatalakay natin hanggang sa ngayon ay ang mga kondisyon ng La ilaha illallah o ng shahada. Sinabi ho natin noon na meron tayong mga kondisyon at meron tayong natalakay na natapos natin hanggang doon sa pangatlong kondisyon. At inshallah subhanahu wa ta'ala ipapagpatuloy natin ito. Ang pang-apat na kondisyon ay ang alingkiyad. Ibig sabihin nun ang alingkiyad ay ang pagpapasailalim at pagsuko. Sa lahat ng mga itinuturo sa atin ng Islam. Ibig sabihin, ang opposite nito ay at-tark o yung pag-iwan. Bilang isang Muslim, tayo ay inatasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpasakop sa Kanya. Kaya nga tayo ay sumusuko, tunay na sumusuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang basihan? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Ibig sabihin, si Allah ay nagsabi sa Quran, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko sa Kanyang kalooban. Ito po ay binanggit sa Surah Az-Zumar, verse number 54. Mga kapatid, ang pagsuko ay makikita mo sa isang Muslim na siya ay tunay na yumakap sa Islam at siya ay tunay na nagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita mo sa kanya ang five pillars of Islam. Makikita mo siya ay pagkatapos ng kanyang pagsyahada, siya po ay nagsasala, siya po ay nagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Makikita ho niyo yan. Makikita niyo malamang sa masjid o minsan kapag inyo itong pamilya na sa bahay. Makikita mo siya ay nagbibigay ng zaka kung siya po ay mayaman. Makikita mo siya ay nag-aayuno. Makikita mo na sa tuwing araw ng Ramadan ay pinaghahandaan ito ang mga araw ng buwan ng Ramadan. At higit sa lahat, makikita mo kung siya ay mayaman, meron siyang pagpupursige at paghahanda na makapaglakbay, makapag-pilgrimage sa Makkah al-Mukarrama. So, yan ay talagang makikita mo sa taong tunay na yumakap, nagpasakop sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumuko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima, mga kapatid, ay ang as-sidq. Ibig sabihin ng as-sidq, ito yung pagsabi ng buong katotohanan at katapatan na ang nagpapawalang saysay sa kasinungalingan o kadhib.
Ang tawag sa kanya ay sadiq. Opposite naman ito ay kadhab. So, ito ay kabilang sa kondisyon ng la ilaha illallah. Ito ay ang pagsasabi ng buong katapatan sa kanyang kalooban na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na walang halong kasinungalingan at pagpapanggap. Yan ho, walang halong kasinungalingan at pagpapanggap. Totoong-totoo siya sa kanyang sarili na siya ay sumusuko, siya ay tumatalima, siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Siya ay tunay nga na Muslim. Anong basihan natin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna, ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Inaakala ba ng mga tao na hahayaan sila na nagsasabing sumasampalataya kami at sila ay hindi nasusubukin? Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay sinubok ang mga nauna sa kanila. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Tunay na sinubok namin ang mga nauna sa kanila. Faliya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wali'alaman al-kadhibin. At kaya't nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naging tapat, yung mga totoo sa kanya. At nalalaman rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagsisinungaling. So, either siya man ay totoo sa kanyang sarili o hindi, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kaya mabuti, mas mabuti siya po ay magsabi ng buong katotohanan at katapatan sa kanyang sarili. Sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Ma min ahadin yashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Muttafaqun alayh. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Walang sinumang tao na sumasaksi na walang ibang Diyos na maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo na may buong katapatan sa kanyang puso maliban na ipagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang impyerno. Magiging haram sa kanya ang impyerno. Hindi siya makakapasok. Pinangako sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makakapasok ng impyerno. Ang taong namatay na siya ay sumasaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaisahan at naniniwala na ang kanyang kahuli-hulihang sugo ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, na meron siyang katapatan buong na may buong katotohanan sa kanyang puso na walang halong pagsisinungaling. So yan po ay pangako sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kapag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nangako, alam niyo na ho, 101% ito ay totoo. Kailanman hindi siya naging sinungaling, wala nung hindi pa siya naging propeta, lalo-lalo na nung siya ay naging propeta. Mga kapatid, ang pang-anim ay ang al-ikhlas. Napakahalaga ito. Ibig sabihin ng al-ikhlas ay ang kadalisayan na pumapawi naman sa pagkukunwari o nifak. Ito ay ang pagpapadalisay sa mga pagsamba mula sa anumang uri ng kufr o hindi pananampalataya. Yun yung sinasawag na shirk, pagtatambal, or at ng nifak, pagkukunwari. Sa pamamagitan ng matuwid na layunin na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng kanyang isinasagawa mula sa kanyang paniniwala, kung ano ang kanyang nilalaman ng kanyang puso, ano ang kanyang ginagawa, nakikita sa kanyang physical gestures, sa kanyang pangingilos, sa kanyang mga actions, ito ay iisa lamang ang layunin nito para kalugudan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
para makamit niya ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aasam-asam na makamit niya ang paraisong inilalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sila hindi pinag-utusan maliban na sumamba lamang kay Allah ng buong dalisay na naguukos sa kanya ng pagsamba. Walang ipinag-utos sa atin maliban na ito ay gawin natin lahat na ito ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos para lamang sa kanya ang lahat ng ating ginagawa. Tayo ay nag-aaral, tayo ay nagtuturo, tayo ay nagdadawa, tayo ay sumasamba, tayo ay nakikipag-deal, muamalat. Lahat ho yan nangangailangan ng ikhlas. Kapag ka naisagawa natin yan, matatanggap ho ang ating isinasagawang mga ibada at kung ito rin ay naaayon sa sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allahi azza wa jal." Rawahu Muslim. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno ang sinumang magsabi ng la ilaha illallah na kanyang hinahangad sa pamamagitan ng pagsasabi niyan na makita ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, para lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, para siya ay kaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasukin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangpito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang al-mahabbah. Kung ikaw ay tunay na Muslim, hindi magiging ganap ang iyong pananampalataya at ang iyong pagsuko kung mawawala ang pagmamahal sa o ang pag-ibig sa banal na salitang ito. Ibig sabihin, yung shahada, napakamalaki ang iyong pag-ibig doon na pagmamahal mo sa pagsabi mong yun at sa Allah subhanahu wa ta'ala higit na meron kang iniaalay na pag-ibig na higit na mas mataas at mas malaki, mas dakila kaysa sa anumang mga nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ayon sa kahulugan nito, mayroon sa mga taong mayroon silang tinatalima, mayroon silang tinatanggap pa, kinukunan pang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na mga Diyos-Diyosan at minamahal nila ito, na katulad ng kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, sila ng mga mananampalataya ay higit na mas malaki ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig ko sabihin nito ay anuman ang ating sinasagawa sa Islam ay minamahal natin ito dahil alang-alang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal natin ang pagdarasal, ang pag-aayuno, ang pagbibigay zaka, ang pag-hajj, ang pag-tilawat, lahat ng uri ng ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal din natin ang mga pamamaraan na ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan nito, ikalulugod tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalulugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, naway naging malinaw po ito. At bilang kahuli-hulihan ay ang tinatawag na al-kufr bi at-tagut wal-iman billah. Ibig sabihin ay ang pagtatakwil ng pananampalataya sa mga tagut. Ano ibig sabihin ng mga tagut? Yung mga sumasalungat sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari si Iblis o ano pa man dyang mga nilalang na mga satanas na tao mula sa jin at mula sa tao.
yung mga hindi yung pinipigilan nila yung mga kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa ibabaw ng mundo. At ito kabilang rito yung mga sinasamba bukod pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalil, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiu 'alim. Ibig sabihin, walang sapilitan sa relihiyon. Tunay na naging hayag ang katuwiran sa kamalian. Kahit ang sinumang di mananampalataya sa tagut o diyos-diyosan o nagahari-harian at naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkagayoy kanyang napanghawakan ang matibay na tangan o Islam na hindi mapapatid, at si Allah ay nakakarinig sa lahat ng salita at higit na nakakaalam sa lahat ng ating mga gawa. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُ وَدَمُ. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang magsabi ng La ilaha illallah at tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipagbabawal na kunin ang kanyang kayamanan at dugo at ang kanyang buhay. Sinalaysay ni Muslim. Ibig sabihin, mapoproteksyonan ka mula sa kapahamakan mo. Kung ikaw ay mayroong itong pangwalo, ay insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay maging protektado mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway naging maliwanag po ang ating talakayan. Hinihiling ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na gabayan tayo lagi. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.